Ano, ma'am, salamat sa aming umaga, Lord. We pray na aming pa'y pagpapalain mo, Lord. Malinaw. Malinaw mo sa marami, Lord. But we pray na, again, sa kasino mong makikinig online, or bibigyan namin itong material na ito, Lord, Panginoon, para makita nila, Lord, kung gaano kalinaw, na mayroong mali, Panginoon, na nakapasok sa even sa mga Baptist, Panginoon, nakatuluan na hindi naman ganun kalaki kung hindi ba palakihan, but ito yung nakapagbabagal, ito yung nagiging katisuran, ito yung nagiging nakapalabo ang gospel. So we pray na malinaw ito sa bawat isa para kami naman pa ituloy-tuloy sa aming soul winning, walang problema, at maraming maliligtas, hindi sila magdududa dahil may konting mali yung sa kanila. So we pray na ito po yung maging malinaw ngayong umaga, Panginoon, sa church at sa mga makikinig sa material dito, Panginoon. We pray with kayo magulati. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mahapon na po. Morning po sa lahat. Okay. So, meron ang mga traps dito. Ang aking, nagito na po sa ating, ano tawag ito? Monitor, screen. Okay, nakikita niyo ba yan? Amen. Nabasa niyo ba maliit? Ano yung pinaka nasa huling-huli na nasa ano? Nasa baba? Nasa niyo? Okay, nabasa niyo. Sige. Nabasa niyo eh? Ano yung nasa ba? Pinaka baba? Ay, sa taas nun. Nanay, tinatanong ko sa nasa likod siya. Ano yung nasa taas nung context is key? Context is key, sa taas nun. Repenter. Sinanay, sinanay lang. Ano? Repenter, enter. Okay. Hindi ko nabasa yung next na to. Okay, sige. Basic. Yan, okay. Hindi kasa pa rin. Okay, kasi ituturo ko naman eh. So, okay. Gagabi tayo ng ating... hindi ko nga pala gumagana to. Anyway. Okay, so good morning. So, ang title itong sermon is Correct Repentance in Salvation. Correct Repentance in Salvation. Sa Tagalog, ang tamang... Ano yun? Pagsisisi kasi sa Tagalog, yun, no? Pag-repentance kasi isa, pwedeng pagsisisi, pwedeng pag-turn. Okay, ano yung pag-turn mo? Pag... Pagtalikod. Palima ba? Pagtalikod? O pag... pagbabago, pagliko. Repent. Kaya nga, itatapit natin ito kasi maraming nalilito dito. Pag nalito ka na, paano na? So, okay lang kung siyempre, wala kang kaming ginagawa. Pero lahat tayo dapat solvin na. So, dapat solvin na ito. Naintindihan natin ito. Ang damit ko kanina na hindi laging ginagamit itong term na ito. Therefore, ano dapat natin gawin dito? Nasa Bible ito. Okay? At tama naman ang repentance. So, sa title pa lang, kung sinasabi sa atin, mayroong maling repentance at may tamang repentance. Okay? Sinabi ni repent, mag-turn. At pag ang context ay kaligtasan, ngayon, ano yung tamang gawing repentance sa kaligtasan, ano yung hindi? Ang pag-usapan natin. Ngayon, binasa natin, ano yung nabasa natin? Okay? Sabi doon ay... Dami kong props. Okay, actually, isa lang. Ano ito? Luma. Okay, pakibasa ko ulit, verse 14. Ano nangyari dyan? Sige, ready go. Now after that John was put in prison, Jesus came unto Galilee, preaching the gospel of the kingdom. Okay, so nagpipreach na si Jesus. So ano kayang pinipreach niya? Okay? So marami dyan, sinabi niya, believe lang, di ba? Pero ito sa particular na verse na ito ay nabanggit yung repentance. Kaya ito yung ating ginawang text kasi malinaw, okay? Mga nakikinig. Naniniwala ba si Pastor Ray sa repentance? Siyempre, nakalagay sa Bible eh. Ang niligawin natin ngayon is kung anong klaseng ito, anong ibig sabihin nito at anong ibig sabihin nito sa mga maliligtas at gustong maligtas. Okay? Masabi sa 15 ngayon, so nag-preach siya. Anong preach niya? Okay? And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Ano kaya natin ko eh? Pag sinabing at hand, or malapit na, or hindi lang basta malapit yung sa ito, kaya mo, andyan na siya. Okay? At hand.
Pero iba sabi, malapit na. Pwede din yung sabi malapit, pero minsan hindi lang sa time. Ibig sabihin, abot ka na yun muna. Pwede kang maligtas. Yung nagsasabi doon. Kasi kahit na si Abraham, naligtas naman si Abraham, di ba? Sabi sa Galatians 3, naligtas si Abraham, pinwitch ng Diyos sa kanyang gospel. Sabi niya, wala pa si Jesus na yun. Wala na si Jesus. Sabi ni Jesus, I'm the same today, yesterday, today, forever. Sabi niya, before Abraham was, I am. So, buhay na siya. Doon na siya, sabi sa Bible, ano, siya ang creator. Diba? The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same is the beginning with God. Nasama na siya ng Diyos. Okay? So, paano nangyayari ngayon yun? Okay, so, tama ba mag-repent? Depende. Okay, depende. Yeah, yun ang sagot. Kasi, kaya nagigit sa ating screen, mayroong tamang repentance sa kaligtasan, may maling repentance sa kaligtasan, at ang particular na tutukuyin natin mali dito, yung sinasabi na repent of all your sins. Okay? Kailangan mo magsisi sa lahat ng kasalanan mo bago ka maligtas. Pag hindi, again, maganda yung mag-repent, ha? Maganda yung mag-repent sa lahat ng kasalanan. Pero requirement ba yan? Hindi po. Hindi yung requirement. Okay, maganda yung gawin yung araw-araw. Kasi yung ibang kasalanan na hindi mo pa alam, yung ibang hindi mo pa ginawa, ano yung pagsisisiyan mo? Yung iba naman, ay alam mo na, ginagawa mo na, dapat mo pagsisiyan nga, so hindi mo pagsisiyan kasi hindi mo kaya. O sample na lang, yung mga manginom, mga adik sa inom. Kailangan pagsisiyan mo lahat yan. Pwede siya maligtas na kasi napaniman mo na siya, naitindihan siya makasalanan siya kasi mirequire mo siyang magsisi, so mirequire mo siyang talikuran yung alak. Pag hindi mo tinalikuran yan, hindi ka maliligtas. Nasa sa Bible yun. Walang ganun. Ang sabi sa Bible, sige talikuran mo, pero hindi requirement. Tas, ito ba yung requirement? Ano na rin ha? Ulang ako sa props eh. Anyway. Sa pagpasok sa trabaho, well, ang requirement, tatlo lang. Okay? Hindi, okay, yung ano lang natin, mention natin dahil sa Passover. Ano yung requirement sa isang lamb? Okay, tatlo yun, di ba? Nakala nyo? Ano dapat? First year? Main? Without blemish. Okay? Ilang requirement? Eh, kunwari yung iba, ginawa yung ano, na medyo maganda yung balahibo. May require ba yun? Hindi ba? Pero kung gusto mo yung maganda balahibo, pwedeng hindi, pwedeng oo. Kasi hindi siya requirement, maaaring gano'n. Yung mayroon kung hindi yun, di ba? So pag sinabi requirement, ayun yung kailangan. At pag isa doon wala, hindi ka, hindi pwede, hindi qualified. So sa dun sa Passover lang, hindi pwedeng babae, hindi pwedeng may konting blemish, hindi pwedeng 1 year and 1 day. Hindi pwede, lagpas na eh. So dapat off the wall, yun, hindi ko sure yun. kung months lang or 1 year, pero hindi ko sure. Alam mo kaya nyo? Off the first year lang sabi. Na, sige lahat ng ano, 2 years na. 2 years and 1 day, hindi na pwede. Okay, so yun yung requirement. Pag sinabi requirement, hindi na pwede. Pag hindi umabot sa requirement, okay? Yung pastor, ano dapat? Sinabi rin doon, may sa 1 Timothy 3, chapter like this one. May asawa, may anak, more than one. Ano ba? Hindi baguhan, sabi doon, ano ba? So well-reported, hindi striker, okay? Not soon angry, not given to wine, okay? Yung asawa, dapat hindi... Ano yun? Hindi brawler, hindi, ano ba sabi doon? Hindi, parang gossiper. Lalo lang yung, basta, masama yung bibig. Okay, ganun din yung mga anak. Okay, pag may mga anak na hindi makontrol, unruly, hindi ka pwede yung pastor. Okay? So, yun yung mga requirement sa Bible. Yung mga magandang ano, yung bahay kailangan, mas maganda. Tapos lang yung anong school, hindi na required yun. Pwede yun, pwede hindi. Okay, napakalino naman yung sabi ng requirement. So, ngayon, ang problema sa marami, ngayon, even mga Baptist, nire-require nila yung repent of all your sins. Which is maganda sana, kasi yung pag nire-require nila, mali na yun. Nabanggit natin kanina na pag nire-require nila, pwede nang maligtas, sayang. Ganun din naman yung iba, naligtas na, kala niya, nag-repent na siya. Sa lahat ng kasalanan niya, kala ko ba, nag-repent ka na dyan.
Ano ba yung sabi ng repentance? Ayan, so doon tayo punta. So ngayon, number one, by the way, bakit ko nga pala ito ginawang sa mga ngayon? Kasi, yun nga, mayroon nag-challenge. At napakalabo ko raw, kahit napakalino ko na, inulit-ulit ko na, nasa nung verse, wala, wala, wala. Hindi, naniniwala ko pa rin. Kahit walang verse, gano'n. So, sandali. At kung naniniwala, yung sinasabi mo na wala naman verse, actually, taliwas pa. So, ngayon, kung wala ko nililinaw, ito, unahin ko na nga ito. Okay, mayroon akong props dito, okay? Sino pinakabata dito? Isipin, ilang taong ana? Eight. Ang laso si Banang, no? Jessamay, ilang taong ana? Four. Four. Mayroon ba sa? Eight. Di ba? Sige, si... Si Isipin lang, mayroon ba sa? Nahihiya ka lang, eh. Si Peter na lang, sige. Halika dito. Ito pinakabata, ha? Halika dito, halika dito. Ayan, okay? Diyan ka lang, diyan ka lang. Okay? Nakikita mo ba ito? Okay? So, ang context is repent sa kaligtasan ng tao. Anong rule? Anong rule ng repentance sa kaligtasan ng kaluluwa? Oh, dito ka lang namin. Okay? So, may nakikita bang, ano? Ito yung correct, ito yung wrong. Okay? Yung tama, basahin mo yung tama. Correct. Anong kailangan sa kaligtasan? Anong tama? Repent. Repent. Okay. Ano yung pangalawa? Repent of all your sin. Okay. May nakikita ba pareho lang ba yung repent tsaka yung repent of all your sin? Hindi, di ba? Okay. Bata yun, ha? Anong pagkakaiba ba? Nang repent tsaka repent of all your sins. Anong pagkakaiba ba? Ha? Anong pagkakaiba ba? Sabi mo, hindi siya na magkapalaya. Tama yun. Ano ang pagkakaiba? Different. Different. Tama yun. Ano nga yung pagkakaiba? Ano yung iba sa kanila? Sino mas mahaba? Yung nasa? Wrong. Nasa wrong, di ba? Ilang words yung correct? Isa lang. Sa wrong? Five. Five words. Okay. May pagkakaiba din. One word sa five words. May pagkakaiba yung 5 sa 1? Magkaiba ba yung 1 tsaka yung 5? Pareho lang ba yung 1 tsaka yung 5? Hindi, di ba? So, anong pagkakaiba nila? Sa bilang tsaka sa haba. Ano ba? Siyempre, yung pag binagdagaw mo yung salita, mag-iba na rin yung ibig sabihin. Sige, buka ka na. Kaya. Mahiyahin. Okay, yan ha. Nakamira. Okay. Yung pagkakaiba. Masyado na lang ko. Siya parang, ano ba, napakasimple ko. Bakit mo kailangan limahin? Kasi nga po, may mga tao na kasabihin sa atin, ay, hindi ka na rinuwanan sa repentance. Kasabihin gano'n, ilang beses mo na pinuwanan, tama yung repentance. Pero sa kasabi natin, anong klase ng repentance yung tama? Ito ba? Mali yan. Wala yung sa Bible, yung nanapang ko, nasa sa Bible yung repent of all your sins. Ano, hindi ko bibigay sa'yo kasi sinabi ko na sa'yo. Naalala ko lang kanina lang, kaya pala ayaw yung bigay kasi wala. Wala, pero yung binigay niya sa akin na marami nga naman talaga, mali-mali. At napatanong ko din mismo na hindi kaligtasan ko. Nang tinanong ka, kaligtasan ba context niya? Nang kaluluwa, hindi na, sumagot mo naman. Kasi ko, hindi ka talaga marunong. Kaya naman, tinira na ako yun. Ako, adaminan na. Kasi pinasunan ka na. Hindi ka ba nakakaintindi? Nakakaintindi ako. Ito, hindi pinaliwanag ko. Hindi context niya kaligtasan. Okay? Ito ang ating text is Mark 1:15. Kaligtasan ba yung repent na yan? Yes, di ba? Yes. Pero sabi mo, repent lang. Walang sinabing repent of all your sins. Tama ba? Iba ba yung repent of all your sins? Ano, ba't dinagdagan mo, iba na? Kasi kung ano, kumain ako. Ano ba? Gutom ka ba? Okay, ganun. Kumain ka na ba? Hindi, sagot mo kasi nahihiya ka. Kumabi. Kumain na ako, sabi mo. Eh, parang gutom ka na kasi konti lang kinain ko. Ganun, di ba? Kung hindi mo sinabi na konti lang kinain ko, hindi maintindihan yung guest mo. For example, yung host na, kailangan pa kayo ipakita kasi kumain ka nga, pero kulang naman, konti lang. Kumurot ka lang eh. Pero pag tinanong mo, kumain ka na ba? Eh, mo ang nahihilo na sabi mo, kumain ka na ba? Opo, sige, walang pagkain. Hindi kaya bigay pagkain.
Pero sabi mo, kumain ka na hindi mo nilinaw. Pero kung totoong concern ka, ang tanong mo, gano'ng alam eh. Diba? Pero pag ang tao walang pakialam, at alam mo ito, nagtatanong sa, hindi na ako naiwala sa repentance, sinabi ko na iniwala ako, hindi, sinabi mo dati eh. Ano ba? So, yung sabi, basically, you're putting words to the mouth of other people, which is wrong. Walang pakialam kung sinasabi mo yung ganyan, sinabi mo dati ganyan. Anong pwede mo? Wala. Ay, tabi na yung problema doon. Misrepresentation, napakasama ka na, that is a form of lying. Okay? At bakit mo gagawin sa ibang tao? Mas matinding dahilan. Bakit mo gagawin sa isang tao? Ikaw, sinabi mo yung dati, hindi nga gano'n. Hindi, sinabi mo yan. Patay mo, ano? So, basically, gusto kong makapastigo sa walang dahilan na hindi mo alam ano. Obviously, may dahilan yun, pero sa ngayon, hindi mo alam. Pwede mo rin malaman, pero maling-mali. Amen? So, ngayon, yun lang yung background. Pero, para sa atin, bagong malito, kasi may mga mag-share sa'yo sa Facebook, ano ba talaga, kailangan mo yung repentance? Sasabihin nga rin ba, hindi naniniwala sa repentance, hindi ligtas. Ito naman yun, kasi anong repentance nga? Okay. So, dito tayo sa ating verb, nasabi dito, anong tamang repentance? Ito na sa unang, yung sinabi dyan sa verse 15, anong premise yung Jesus in the times of view, the kingdom of God, repent your believe the gospel. So, ano ba yung sabihin ng repent? So, ano ginagawa natin pag hindi natin alam ibig sabihin ng isang bagay? Yung tatanong ka, tignan mo sa dictionary. Kasi ang tanong ko sa inyo, dictionary ba perfect? Kasi tignan natin sa Bible, sa dictionary. Medyo ano lang tayo ngayon para study. Para sa mga kung sino gusto mong maintindi ng katotohanan, hindi yung hindi gusto yung katotohanan, gusto away. Gusto magbiba, okay? Ito sabi sa Bible ng repent, ha? Yung iba dito ay mali, iba tama, okay? Sabi dito, turn from sin and dedicate oneself to the amendment of one's life. So, mali na ito from the Bible. Pero, ito yung nasa dictionary. So, yung sabihin, may hindi naman, saan ang gagaling ibang tao dahil mali sila, dahil sila mali, kasi mali din yung dictionary. Okay? Sabi dito, number two, ganda nito, to feel regret or contrition. Okay, that, ay, nagsisisi ako, yung sabihin, nasaktan ako, or, pag sinabi mo regret, ay, mali ako. Diba? Kaya ka nagsisi, mali ka. Kasi may kasalanan ko, may mali ka. Contrition yung, may iyak-iyak ka pa nga, diba? Yung method B, to change one's mind. Ito, medyo lumalapit sa katotohanan. Kasi totoo yun sa madalas ng madalas, okay? And that's a positive verb, medyo iba na ito, kasi yung mga nang another person, you have to feel regret, ganun din, to feel sorrow. Okay? to feel regret. Okay. So, may problema tayo pag Bible lang, pag dictionary lang ang ating magiging, ano, ang ating, pagbabasihan. Okay? Bakit? Kasi, ang author ng dictionary, Diyos ba? Hindi. Napansin mo ba ibang dictionary, iba yung definition, ibang dictionary? Kasi nga, kung sino yung nagsulat, so yung, sa kanya lang yun, siya lang yung sir, siya lang yung knowledge dyan about kung ano yung nabasa mo dyan, kung saan, sino yung libro yan. Ngayon, well, natitignan natin ngayon, dapat yun, sino bang nagbibigay yung sarili niya dapat? Yung Bible. Kasi kung iba yung ibig sabihin ng Bible dyan, kahit ano pa yung ibig sabihin ng tao dyan, yung definition ng Bible dapat. Parang ako nga, kunwari, sino bang wala ang illustration ng mga ayos? Kunwari, wala na si Brother James ay nasa isang tribo, nanggaling sa isang tribo. Ang ibig niya sabihin, pag sinabing sapak, pag sinabing ang sapak, kunwari, ang ibig niya sabihin yun is asampalin. Kunwari lang. Eh, sapakin mo sa ano? Ba't yung sinampal? Kasi iba yung definition niya ng word. Okay? Pero alam nyo ganyan, yung dati nga, yung ano, Bigulano, tsaka yung Tagalog. Diba? Naalala mo yan? Yung nagbibenta ng isda, tsaka ng Kulambo. Nagbibenta ni daddy sa dati. Sabi lang, nagbibenta ng Kulambo, Kulambo! Sabi nyo siya nagbibenta, Bigulano. Sabi nyo, sira! Kulambo,
sira, ay, yellow mo yata ako nito. Yung pala, bigla rin, yung sabi ng sira sa bigla ay isda. Hindi sila nagkaintindihan, okay? So, dapat alamin mo, ano yung sabihin mo? Ha? Hindi, tama na. So, kailangan gusto mo naiintindihan yung tao, tanungin mo siya, anong ibig niya sabihin? Hindi yan ang ibig niya sabihin. Pag sinabi ko, sira, yun ang broken. Eh, sabi mo, sira. Tanungin mo siya, anong ibig niya sabihin do? Okay? Pag hindi mo tinanong siya, ano siya, wala kang pakialam sa kanya, therefore, awayin mo siya, pag inawin mo siya, hindi kayo justified, hindi kayo tama. Okay? Anong definition mo ng Bible sa repent? So, tingnan natin isa-isa. Okay? So, yung sinabi ng libro, pamphlet lang yun, which is nakalang halo sa atin, sabi doon, repentance is a change of mind. Okay? So, naniniwala ako doon, pero hindi lagi. Bakit? Kasi yung ibang usage ng repent sa Bible ay hindi about the changing of mind. Minsan, changing of direction. Okay? Kaya pinaka- totoong basic definition talaga ng repent is to turn. Okay? So, kaya naiintindihan mo, paano nga sabi ito, yung context? Saan ba siya nag-turn? For example, yung ito. Itong ating text. So, yun nga. Repenting and believe the gospel. So, napangalaming verse, ang sinasabi lang ay believe. To trust, okay, sabi doon, to call upon the name of the Lord, yun lang ang kailangan mong gawin. Receive Jesus Christ, diba? As mayroon si receiving, give you power to belong. Pero sinabi ni repentance doon. Actually, walang repentance sa book of John. Kaya dito sa book of John, ano sabi dito? Anong sabi ng repent ngayon dito? Medyo pinaliwanag niya. Kasi alam na natin na kaligtasan is to trust and to believe the Lord Jesus dahil siya ang tagapagligtas. Antinunin mo yun? So, siyempre, hindi magkakontabig niya sa buong Bible. Kaya pag sinabi sa Mark na repent and believe the gospel, ay, dalawa pala kailangan natin gawin. Kailangan natin mag-repent at kailangan natin maniwala. Kasi ano ba yung definition ng repent? To turn. Okay? So, paano natin malalaman kung saan siya mag-return? Sa context. Okay? Ano yung context? Saan siya pinagtuturn dito? Dahil in-equate siya sa believe, saan siya dapat mag-turn? Sa? Saan siya mag-return? Ano yung aalisan niya? Lahat ng kasalanan niya? Hindi, imposible yun. Ano yung answer yun? Kung magbibilib ka, kaya dati hindi ka kilala si Jesus, okay, kala ko, Catholic ako, ligtas na ako kasi baby ako, tumanggap yung mga ninang-ninang ko. Pinagsabi nyo yun, dapat pala, believers, ang mananampalataya ay, babaptize, dapat manampalataya muna. Pero bago siya manampalataya, dapat, paano ka manampalataya? Ano po yung palataya mo? So, punta natin sa Romans. Romans, ito yung lagi natin ginagamit, pero yung isang bahagi, hindi natin ginagamit kasi ito ay medyo detalye na. Sabi sa Romans 10. Okay? So, sabi sa 13, sabi dyan, but whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Pero sabi sa 14, ano nyo? How then shall they call on whom they have not believed? Ano yung sabihin nun? So, paano sila tatawag na hindi naman pala tayo? So, yung sabihin pala, bago ka maligtas, ikaw tatawag sa pangalapan. Pero bago ka tumawag, kailangan mo manampalataya. Yung, ano nun, rhetoric question siya, pero yung sabihin, how then shall they call on whom they have not believed? So, yung sabihin nun, kailangan manampalataya bago ka mag-call. Okay? Ang sabi ng next is, how shall they believe on whom they have not heard? Paano silang mananampalataya kung hindi naman nila narinig? So, dapat bago pa yung mananampalataya, ano dapat nangyari? Dapat may marinig ka muna. At sabi dito, bago paano sila makakarinig kung wala nag-preach. Okay? So, basically yun yung ano doon, dapat may mag-preach na tama, okay? Yung tama yung pinag-preach, tapos narinig mo yung tamang kaligtasan ng gospel, and then, maniniwala ka doon at saka tatawag sa pangalan ng Panginoon. Yun yung progression doon. Okay? So, ayun yung context natin. Nasabi nito, repent and believe the gospel. Ang ulitin yung tanong ko sa inyo. Gusto ko sa inyo manggalo kasi, minsan,
o sa konsensya ito nang gagaling, maligtas kayo, dapat alam nyo ito. Ano yung nag-repent kayo? Saan kayo nag-repent? Ito yung mali, ito yung tama. So, maniniwala ako towards the Lord Jesus Christ. Saan ako mag-repent? Saan ako tatalikod? Sa kasalanan? Sabi niyo kanina, hindi, kasi hindi mo kayo lahat. Okay, maganda yung tumalikod sa kasalanan, pero hindi yung requirement. Okay? Ano yung kailangan ng talikuran? O nag-repent tayo? Ito yung tamang belief. So, ano tatalikuran ko? Yung maling belief. Pero ano yung masabi nyo? Catholic ka ngayon. O Pentecostal ka, o Muslim ka. Ang sabi sa iyo, kailangan magpamember ka sa Catholic. O di, wala ka naman ngayon. So, ito, sige lang. Eh, nung nag-preach, eh, ito pala ang tamang direksyon. Ito ang tamang kaligtasan. So, tinalikuran mo ngayon yun. Ngayon, kailangan mo mag-repent? Nag-repent ba ako? Yes, pero sa hindi sa kasalanan ko, hindi sa lahat ng kasalanan ko, hindi sa lahat ng ano yung religion ko, Catholic ko ngayon, hindi ko alam paano ako may born again. Hindi pa ako umalis dito. Member pa rin ako. Palagay nila, di ba? Kasi ngayon, naandun pa yung pangalan ko siguro, di ba? Naka-register ako doon, Catholic, Roman Catholic. Di ba? So, hindi ko tinalikuran. Inaway, tinalikuran ko. Pero, ang talagang tinalikuran ko at nabigay sa akin ng Diyos, bawa ko manampalatayan ito ng tama sa Panginoon na namatay sa akin, siya nagbayad ng kasalanan. At ngayon, yung kapalikaligtasan ay isang regalo na tatanggapin ko na lang. Kapalik tayo sa nasabi ng Catholic at ng ibang ayon pa na kailangan maghihirap ka muna, talikuran mo ito lahat, kailangan mag-member ka dito, magpabaptize ka. Yun ang sabi dito ng Catholic. So, ang tinaliguran ko actually lang doon yung maling paniniwala. Kaya sila sa ang context nito is repenting and believe the gospel. Sinasabi sa atin yung pinag-repentan niya rito, hindi lahat ng kasalanan niya, hindi lahat ng religion niya, pero hindi yung maling paniniwala. So, naniniwala ba tayo sa repentance? Amen. Yes. Pero yung tamang repentance, ang tamang repentance ay? To turn from? Wrong belief. Wrong belief. Okay. Nakuha nyo na. Masano yung mga nakikinig online. Bumiraman. Tagalog na ito eh. Okay, ano ba? Basically, term is repent is term. Pero madalas ay hindi. Kasi yung term, yung ano ko, napaka-madalas ginagamit. Kasi pwede pag kumaliwa ka, nag-turn ka rin. Pag nagkanang ka, nag-turn ka rin. Okay, kaya yung repent, madalas ay, ang ibig sabihin ng repent, 180. Okay? So, pag nagbago yung isip mo, gagawin ko ito, ang Diyos pala ay, dapat i-mention natin ito, ang Diyos ay ang pinakamadalas mag-repent sa Old Testament. Siya yung lagi nag-repent. Okay, basahin natin. Para lang malinaw kasi, i-abuse ko yung mga maling ano. Wala, repent, search, repent. Sa lahat ng Bible, we have 105. Okay? Unang nag-repent, and it repented the Lord that He had made man on the earth and grieved Him at His heart. So, pero panahon ni Noah, okay, ano sabi doon? So, syempre, full of violence, okay? At ang Diyos ay nag-repent. So, kung ang definition mo ng repent is repent from all your sin, mali ka na, kasi walang kasalanan ng Diyos, wala siyang kamali, hindi siya nagkakamali. Ay, kaso nag-repent. Ay, sabi mo yun, hindi definition ng repent ang time from sin, kasi nga wala siyang kasalanan. So, nagbago isa, pwede. Okay? So, dati ginawa niya yung tao para siya yung maliwalati, siya yung ma-please. Siya'y matuwa dahil may free will ng tao, hindi basta-basta, hindi automatic at ibang hayop. At namili ng mali ito, mali yung pinili ng mga tao. Ano ginawa nyo mo ito? Kaya si Noah lang yung maayos, iba is full of violence, at yung mga, sorry, pag tinili nyo dito, before nito, yung mga, nasabi nyo giants, hindi naman giant, may feeling, hindi na yung feeling nyo. Okay, mga anak ng Diyos, yung sons of God, tumatay silang panigarin nyo na lang. Ang gaganda nito mga to. Dapat pag nag-aasawa ka, Kristiyano din. Eh, hindi na nalang ito. Basta maganda, okay na yan. Yung sinasabi doon, hindi yung mga angels. Okay, yung mga ano, mga sons of God, yung sabihin, mga ligtas yun. Pumatay sa unbeliever, ano mangyayari? Magkakaroon ng mix of religion at hindi nakakalugod sa Diyos yun. Okay, kaya ang Diyos ay nagsisi. Sa Tagalog. Pero hindi ko na makuha yung ano ito. Sige, ako na ngayon, nagsisi. Yung sabihin, hindi siya dahil siya mali, pero alam niya na rin yun eh. So, ang inayawan na yun, siya na siya nag-repent dun sa paggawa yun ng tao sa mundo. Okay?
So, gagawa pa ba siya? Ngayon, makikita natin. Eh, nakita natin si Noah, ay niligtas niya. And then, therefore, sumunod si Noah, at least, karamihan sa kailan. So, yung Diyos, ang nagbabago bang may ng Diyos? Eh, if this, mga mali din ba? Ang Diyos, di nagbabago na. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Totoo naman yun. Pero yung utang niya, di ba nagbabago? For example, asala ko yung kay Ezekiel. Dahil may ginawa siyang mali. Okay, forever na yun. Ganun ba yun? Hindi, alam natin yun. Kasi nagpapatawad siya. Ino-offer yung kapatawaran. So, yung sabi ngayon ng Diyos, hindi nagbabago. Yung ano, utos. Yung utos niya, ano ba? Promises, ano ba? Love. E paano pag sa promise, sinabi niya, pinamise sa Israel na hindi sila aalisin dun sa lupa, pangako. Inalis sila dun. Ano sabihin nun? Di actually, hindi nagbabago kasi nga may if din eh. Sabi niya, pag hindi ka, pag ako finalo niyo, okay, sinunod yung hindi ka aalisin dyan. So may condition niya. No? So tama rin yung pag nangakong Diyos na walang condition, katulad ng sabi sa atin, mga manampalataya, manampalataya sa pareho, liligtas kita, will raise him up in the last day, pangako na yun. Pero nampalataya ka ngayon, nag-iwala ka ng Diyos. Gagawin niya kaya yun? Siyempre. Okay. So nagbabago ba ang isip ng Diyos? Yes, pwede, di ba? So ito nga, ito, nagbago na naman. Sige, dito tayo sa next definition. Actually, pwede ka rin lang, repented me. So dito tayo sa buong another. So again, pag sinabi niyo ito, parang change of mind is napakadalas. 95% of the time, yun ang tama. Pero ito, nakita ko na yung isang ano, definition ng repent na hindi, ano, term lang at hindi change of mind. Ito sabi dito sa Exodus 13:17, sabi dito, came to pass when Pharaoh had let the people go. Okay, doon tayo, diba? Pinalabas na sila. And God led them not through the way of the land of the Philistines. Bakit? Although that was new. So may mas malapit na daan, hindi sila pinadaan ng Diyos. Bakit? For God said, lest they adventure, the people repent when they see war, and they return to Egypt. So sabihin, pag nakita nila yung, hey, ako na dyan. Ano na sila? Umatlas na sila. Okay? Bumalik na lang sila sa Egypt. Ano ba? Ito, iniisa ko lang. Ito, change of mind dyan. Yan, change of mind. Ito, solid yan. Ito, change of mind. Not low of the pen. Ito, ano ito? 1 Samuel 15. Anong context dyan? Si Samuel at si Saul, di ba? So, and also, the stand of Israel will not lie nor repent, for he is not man. So, sino yung stand dyan? Stand of Israel. Okay, capital, di ba? Capital S. Panginoon yun, okay? So, hindi siya nag-isip ng lalo, hindi rin siya mag-repent. Ano nga siya repent dito? For he is not a man that he should repent. Hindi natin ang text. Ano nga dito? Okay, ito yung na, ito na yung nangyari kay iba kay Saul. Okay, nireject siya. So, in-establish siya ng Diyos doon. Ang Diyos yung naglagay sa kanya doon eh. Pero medyo malabo yung pagpili niya doon. Pero tinitingnan ko yung isang parang eh. Pinili ba talaga siya ng Diyos? Parang eh, kasi sabi niya, papadala niya si kay Saul. Pupunta si Saul kay Samuel. So, ino eh, parang pinili siya. Pero sabi dito, pinili siya dati, pero ngayon, ayoko na sa'yo. Kasi nagbago ba yung isip ng Diyos? Nagbago, bakit? Dahil nagkamali siya? Nagkamali ba siya? Nagkamali si Saul, di ba? Ang kondisyon niya, ikaw nagiging hari dyan, sundin mo ako. Ako naglagay sa'yo dyan eh. Ayan sabi dito, di ba, may rejection ng Diyos kasi ito. Ito, anong ginawa niya? Nag-bear siya ng offering kasi kailangan niya ng, ano, ng offering para sila yung manalo. And tagal ni Samuel. Late. Okay? So, ang sabi dito, nung nag-offer siya dito, ang tawag niya, rebellion. Kasi napakalino, alam mo natin, binabasa natin, di ba? Ligit. Saan ba tayo? Sa Numbers? Ano ba yan? Di ba? Yung
bukod sa kumala, yung isang ano, sabi mo, huwag kang mag-offer. Yan, stage 5. Tsaka tama yung kanina pala, diba? Nag-burn in sa sinakura. Levite sila, pero hindi sila, hindi sila sons of Aaron. So, ano yan sa kanila, di nilaman sila ng lupa. Isipin seryoso ang Diyos, ha? Sa pagsunod sa kanyang paraan. Ngayon, may nireject si Sam, mali ba ang Diyos? Sabi dito, nag-repent ang Diyos. Mali si Saul. Kaya sabi, nag-repent ba siya? Sabi dito, nag-repent siya. Ah, hindi siya nag-repent. Okay. Pero, dahil si Saul ay hindi na karapat-dapat, siya ay pinalitan. So, doon hindi mag-repent ang Diyos. Okay? Ay, nagkamali ako. Hindi siya nagkamali. May nasundo niyo po? Nagtanting topic to. Hindi, ano ba? Diyan mahaba to. So, madalas na rin na repent of the Bible. Okay. Ito. Psalms 106:45. So, they remembered for them his covenant and repented according to the multitude of his mercy. So, ang context nito ay yung ang mga Israel ay, alam nyo na, marami silang oppression. Kasi sabi dito, pag naalala ng Diyos ang kanilang paghihirap din at yung kanilang usapan, yung sinabing covenant, usapan, kasunduan. Okay? Pinangako ko sa iyo, paprotektahan ko kayo and hindi kayo nag-disobey, hindi pinausahan ko kayo. Pero ang pangako niya is, siyempre, hindi naman ikapas away lahat ng Israel. So, paano naliligtas yung iba? Diniligtas sa lahat sa physical lang, ha? So, ano nangyari doon, di ba? Nalalaro mo, nagbalik sila sa bayan ng Israel sa panahon ni Nehemiah, ni Ezra. Ngayon na ba? Alas na lang. Tingnan lang natin. Kuha tayo ng random ano dito. Ito. Ito, ito. Sige. Jeremiah 15. Thou hast forsaken me, saith the Lord. Thou art gone backward. Okay, ang context, again, ng Diyos. Papansahan niya ng Israel. Sinasabinawa niya pa sila ng propeta ng Diyos. Kaso, sabi niya dito, therefore I stretch out my hand against thee. So, sino na yung papansahan ng Diyos? Sino yung piniling tao, pero ngayon, ang magpapansa sa kanila, ang Diyos na mismo. Gagamitin nila ng ibang bansa. Kaya sabi niya dito, and destroy thee, I am weary with repenting. Ano yung weary? Pagod, tired. Diba? Ayoko na, ayoko na gawin ito. Ano yung sabi niya? Isa din, pabalik-balik ang Diyos. Sabi niya, diba, sa judges, sa kasong kings, ganun din. Pagpatawain ko kayo, tapos napatektahan ko kayo, tapos sisirain ko na naman yung covenant natin. Ano yung gagawin ko? Alam ka naman patuloy ang blessings. So, hindi pwede. Kaya gagawin, suguhin na naman sila. Okay, so mag-repent ang Diyos. Repent. Pagod na ako. So, hindi lang siya basta nag-repent, paulit-ulit, at pagod na siya. So, ibig sabihin ba ito, may kasalanan ng Diyos? Ano, i-repent dyan? Turn, okay? So, paulit-ulit na kahit sino sa atin, ayaw nung paulit-ulit na ginagawa ng mali. Okay? Kaya siya pinaglalaroan. Okay? So, move on tayo. So, ngayon, kung tayo balik tayo din sa atin, so, ano ngayon yung tama? Change of mind, madalas, pero hindi lagi. Tinignan natin ibang turn lang. So, ngayon ang context is, again, nabanggit natin sa Bible study, di ba, sa high school. Pinag-aralan natin yung context ilang linggo yun, but no. Ano yung context? Yung hidden topic na nung galing ko sa meeting ng ano. Ba't hidden? Hindi hidden. Ano pala yung context? Ano yung context, Aline? Nabutan mo na ba yun? Hindi pa. Alam ko. Ano yung context? Aso, hindi ko ma-explain. Yung book. Ang text natin ngayon is Mark 1:15. Ano yung context?
Ha? Buong mark, okay. So medyo malaki yun. Okay. Pero pwede rin yung mas maliit na context yung first yung chapter, buong chapter, diba? At mas maliit pa, binasa niya kanina, iba na yun, yung now as you walk by the... So yun, 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 naglakad mo siya. So yung context nun is from... Actually, dalawa lang sila. Huh? Yung 14 and 15 lang. So, malalaman natin yun sa paragraph. Okay, alam niyo, sa English, diba? Nag-writing kayo. Invent mo, pag bagong paragraph, bagong context na yun. So, ibang top. Okay? So, paano nasabi niyo repentance is, nag-turn lang sa mind, nag-turn lang sa direction, o nag-turn sa kasalanan. Kasi again, may turning points yun dun, is tama rin yun, kaso nga, hindi sa kaligtasan ng kaluluwa. Okay, malinaw na yun? So, anong context ngayon dito sa, nabanggit ko na pala yun. Okay, so, anong context, malalaman nyo kung saan siya nag-repent sa context. So, pag ang context is, nagsisi siya kasi, ginawa niya ng mabuti, tapos, binastos pa siya, so, nagsisi siya dun sa context na yun. Na hindi sa lahat ng bagay. Pwede tulip na tayo, no? Pwede, ha? Kasi nga, may mga taong ano eh. Okay, so natindihan nyo na, may tamang repentance, may mali. So dito tayo sa mga mali ngayon, okay? So hindi ko nagdala yung libro, pero kabisado ko naman eh. So ano yung mga maling konti? Para natindihan pa natin, nabanggit natin yung mali, nabanggit natin tama. Tapos babanggitin natin yung detalye ng mga mali, okay? Ito yung mga wrong beliefs about repentance. So number one, so nabanggitin natin kayo pa, maulit-ulit, turning from all sins. Mali yun. Pag ang context is kaligtasan na, pag hindi na kaligtasan na yung ano, rewards o yung pagiging banal, pag gagamitin ka ng Diyos, tama lang na mag-repent ka sa kasalanan mo. Outside of the salvation of the soul, tama yun. Okay? Kaya nakalagay siya sa noong kasi ang title niya is Repentance for the Salvation of the Soul. Okay? So, ano yun? So, turning from sin, mali yun. Pag kaligtasan na pinag-uusapan, hindi yung sinabi sa Bible. Tingnan natin yung mga text nila. Sali, magtingnan mo yung repent lang sa New Testament. Sa Acts. May tinutukoy sila dito eh. So ito na naman, say, sa Matthew 3:2, repent you for the kingdom of heaven is at hand. Sinabi ba dyan para maligtas ka at ang repent ba dyan is repent sa kasalanan? Wala. Okay? So, kahit tignan mo pa tayo, walang repent of your sins sa Bible. Okay? Yung mga binigay sa akin, hindi ko lang na... Okay. Pero yun nga, inisa-isa ko yun. Sabi nga, ito, repentance siya. Dito nag-repent sila. Kahit na lang sa ano. yung sa Acts. Kahit na talaga sa mga ganda pa, oh. And he answered and said, I will not, but afterwards he repented and went. So, una, ayaw niya pumunta, nag-repent siya, pumunta siya. Okay, repentance yun. Dali, umanap ko yung sa... Second point na pala yun. Always sorrowful. Okay? Godly sorrow, yan. Second Corinthians. Binigay sa akin ito. Ayan, oh, repentance yan. Oh, maligtas sila. Masyempre, tinignan ko. Binasa ko. Kaligtasan ko ito ng kaluluwa. Sige, basahin mo. Ready, go. Now I rejoice not that you remain sorry, but that we sorrow to repentance. Okay. For he remain sorry after any manner, okay, that he might receive damage by us. Verse 10. For God is sorrow, repentance to salvation. Oh, repentance, salvation. Sige. Not to be repentant, but sorrow of the world. Kita mo na, mali ka talaga eh. Sabi, repentance to salvation. Kasi mali dyan, ano ang context nito? Sino ba kausap niya? Mga unbeliever? Parang James, di ba? Sino kausap niya? Church yun, 2 Corinthians, sinunatan nila sa 1 Corinthians, talagang pinag-ano na, di ba? Pinastigo na eh. Oy, alam nyo yan, yayabang nyo yan. Dapat yan, tinetro away nyo. Dapat tinitiwalag nyo yan. Well, dito sa 2 Corinthians, ano nangyari?
Sabi dyan, kayo sinulatan, kung kayo ay nag-sorry or yun, napayuhan kayo, kayo ay nag-repent. So, ang tanong, kaligtasan ba to? Hindi, kasi nag-repent lang sila nung mali yung kanilang treatment sa fornicator nga. So, tinuawin nila, so, tama na sila. Pero, ano kaya sabi dito, repentance, eh, the salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh dead. So, yeah, salvation yan. So, again, lahat ba na salvation sa Bible is kaligtasan ng kaluluwa? O, oh, diba? Matthew 24. Tapos, marami yan, actually, marami yung salvation na hindi kaligtasan ng kaluluwa. Kaya kailangan mo, again, yung context. Kasi, yung pinag-uusapan dito ngayon, salvation ng tao. Ibig sabihin, hindi yung kaluluwa na, pero yung status niya sa church. So again, pag ikaw ay natuwala, tapos di ka nagsisi, ang course ng Diyos, maaaring ligtas ka talaga, pero hindi ka bumalik, hindi ka nag-sorry doon sa church, tinuwala ko, kasi matindi ang kasalanan mo. Hindi ka bumalik, nagmayabang ka, di ka walaan ng church. So maaaring ligtas ka, pero ano, under the curse of God ka. Alam mo ba yun? Natakot na natin, hindi ko makakalimutan yun. Dahil natin yan. Yun sa isang preaching. So, maraming Kristiyano ngayon naligtas pero under the curse of God. So, itong salvation dito, hindi ito kaligtasan ng kaluluwa. So, dito tayo sa second place, sabi dyan, yung maling na, maling belief according to the, about the place, sabi nila, dapat lagi, ano, umiiyak ka dapat pag hindi ka, ano, nalungkot, hindi ka ligtas. Ang dami natin naiiwin dyan, iba, karami dyan, masaya nga eh. Yung iba, meron, diba? Yung iba, iiyak-iyak pa, pero hindi lahat. Yung sa iyo, di ba naligtas yun? Yung sinasabi ng iba. Kaya pag nag-preach yun, talaga ng pati boses nila, minomodify nila, para maiyak yung tao, kahit hindi nakakaiyak. No? Huh? At ito yung gagawin nila yung verse. Diba? Sorry. Godly sorrow, tapos wala ka nun. No? Yun nga, ibig sabihin, kasi hindi nga kaligtasan ng kaluluwa, tapos. Yun. So again, sablay. Okay, yung pangatlo, tapos nila ito. Ito yung pangatlo, tsaka pangapat, medyo hindi yung Baptist dito, hindi masyado tayo na ano dito. Kasi masyado na itong ano eh. Obvious na mali. So, yung una is yung reformation. Kailangan, magbago ka muna. So, kung magbago ka, maalis mo yung vision mo for 5 years, saka ka pala maliligtas. So, pero sabihin nila, by faith. So, yung nahalo nila, yung gawa at yung faith ang tawag doon. Works-based pa rin yun. Kasi pag sinabi yun, kailangan ba, maggumawa muna ako para maligtas? Requirement ba? Oo, hindi na by faith. Sabi sa Romans 11:6, sabi natin. Ito maganda sa King James, but yung sa ibang translation, wala ito eh. Okay, sa 5 muna. Even so, then at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. So pinapaliwala dito lahat ng Hudyo, hindi Hudyo. Okay, sa 9. Sa 11, sinasabi dito, may mga people of God yung Israel, pero ngayon, hindi. Bakit? Kasi nga, hindi naman sila lahat Israel. Kaya sa panahon ba ngayon, yung ang ligtas yung mga natira, remnant, paano sila according to the election of grace, hindi race. Grace, paano yung grace, unmerited favor. So, sino yung mga tatanggap lang sa Panginoon, kahit mahirap ka, hindi ka dating Hudyo, something, napakalayo mo, Muslim ka pa, pwede ka maligtas. According to the election of grace. So, sino yung maligtas dito? Mga Kristiyano. Ngayon, sabi sa kaligtasan ng kanilang pinag-usapan dito, okay? So, sa 6, sabi dyan, if by grace, then it is no more works. Kung ang tao ay niligtas sa magitan ng biyaya ng Diyos, hindi mo sa magitan ng gawa. Kasi dahil, kung ito ay otherwise, grace, kung gawa yun, eh, hindi nag-grace ang grace. Kasi nga, ang definition ng grace, unmerited favor, hindi ko yung gumawa eh. Talagang parang regalo, tinanggap mo lang, in-offer sa'yo, tinanggap mo, eh, grace yun. Biyaya ng Diyos. Hindi pa sa dinanggap mo, okay? Pero para malinaw, binaligtad pa ng King James. Para hindi mo maano. Sabi na, but it will be of works. Kung ang kaligtasan ay para sa namagitan ng gawa. Then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Kasi sabihin talaga, binaligtad niya yung grace and work sa kaligtasan. Okay, pag grace yan, hindi yung work. Pag work yan, hindi yung by grace. Kaya lang, magbuto na yung abantos sa repentance yun.
Paano ba tayo naligtas? By grace or by our own deeds, like repentance? Pag nag-repent ako sa kasalanan, o yung sabi, talagang nahihirap yun. Sino dito may kasalanan na hirap iwanan? Diba? So, especially yung mga matanda. So, mga bata, meron din. So, nadami yan. Yung iba, yung mga paniwala, yosin lang, di mo mga iwanan. Kasi nga, addict na eh. Yung iba, marami pang bagay sa kamunduhan. So, pag ni-require mo siya, hindi siya maliligtas. Kaya nga, effective na ba sa winning pag ganito paniniwala mo, hindi. So, tapusin ko na, okay? So, ulitin ko ulit, ha? Sa mga nalilito, malabo, hindi malabo to. Okay? Tama mag-repent, tamang repentance, okay? Ang mali, repent of forosis, mali kasi dinagdagan mo, and therefore, ito, particular lang. Paano mo alam mo sa mag-repent? Kung hindi siya kasalanan, hindi sa context, tingnan mo sa context. Ano ba, sabi mo yung iba, believe in the Lord Jesus, kaya saan ka nag-repent? Sa maling paniniwala. So, hindi ko lang nilagay dito kasi, tingnan mo sa context. So, ang tamang context ng repentance na sa kaligtasan, repent from wrong belief, and therefore, it is equal to belief and trust in the Lord alone for your salvation. Okay? So, tapos na tayo. So, bakit natin finish again sa may kaibigan tayo nalilito? At pangatlo, pangalawa, para sa ating din. Yung medyo nalilito ka pa kanina ngayon, sana hindi ka na nalilito. Kailangan ba na repentance, sabi? Paano maligtas? Tama ba na mag-repent tayo? Hindi? Ha, kaligtasan ng context, kailangan natin mag-repent? Yan. Tama, di ba? Pero ano yung sa repentance na yun? Dapat tama. Which is, trusting the Lord Jesus Christ. Okay, malito na yun, ha? Ewan ko na lang, ha? Naniniwala ako sa repentance, Tia? Anong klaseng repentance? So, pagtalikod sa mali. Maling ano? Maling paniniwala. Ngayon, tanong ko sa'yo, masama bang mag-repent sa kasalanan? Hindi rin. Okay, good. Okay? Ah, mali. Hindi masama to. Mali lang to sa kaligtasan. Hindi mo i-require sa tao, pero pagligtas ka na ngayon, ganun mo yun lagi. Okay, hindi rin yung calculus ni sabi, hindi, automatic yun, mag-repent. Hindi rin totoo yun. Tatapahuin mo, kaya nga mahirap eh, magpaka-Kristyano, di ba? Kasi repent, sa araw-araw yun. Kadalag yun, maliturin sa'yo ng tama, ay, mali pala ako dun. Ano gagawin ko, mag-repent ka na. Huwag mo kong misrepresent ng tao. Hindi na lang na sinabi yun, wala akong evidensya, na evidensya sa laban sa tao, sabihin mo, siyang mali, okay? Mag-repent ka na ito, bago ka lalo magbuhang tanga, pero yung mga tanga, di ba? So tayo ba, mga bata nito, pag gano'n, may ginawang mali, di ba, minsan, may ano, oh, Stephen, nagtatamsa ka pa, 7 years old ka na. Yung sa pinapahiya ako, di ba? Mali ba yun? Eh, nagbubo nga siyang tanga, so, mga palang tanga, wala akong baby, mga, sige na nga, alisin ko na nga, di ba? Yung repentance, nagbago yung isip niya, pati action niya, nagbago, amen? So, yung mga mali sa, hindi mo naman kailangan, ano, magpahiya eh. Napahiya ka lang pag tinayuan mo ng tinayuan mo mali, nasasabihin mo eh, kasi ito, malabo eh. Ba't yung manitindi? Malabo pala ako eh. So, hindi ko problema yun, hindi mo naitindihan. Hindi mo pwede yung sabihin ng mali ka kasi hindi kita naitindihan eh. Ba't yung manitindi rin? Oo mo yun. Eh, pag personal yung gawin mo sa isang tao, yun ang ginagawa ng ibang tao. Kaya nakita ng mga politiko, ganun. Sinabi niya ba talaga yun? Hindi na lang. Ba't sinabi niya? Minimisgat na sa inyo. Para magmukha siyang mali sa harapan ng ibang tao. Okay, question. Hala, okay. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. At nawa, nalunay tuloy sa mga nakikinig. Ang ano, napaka, hindi naman mahirap, but I understand also, Lord, na nanggaling ito sa iba sa mga Mormons, Lord, na nasa kanilang holy, quote-unquote book, na Book of Mormons, na mag-repent kailangan kami. Wala yung sa English Bible, wala sa Bible, Panginoon. Dahil ito'y mali. At hindi namin kailangan mag-repent sa aming kasalanan lahat para maligtas ang kaluluwa namin, Panginoon. So, kailangan namin gawin ito hindi sa kaligtasan, hindi sa rewards, at para hindi na kayo mahirapan, pero hindi sa kaligtasan, hindi na requirement. So, we pray na maintindihan ng lahat ito, Panginoon. Walang balari sa aming soul winning na napakalino, Panginoon, na parang regalo na natanggapin namin ang inyong kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po sa napaganda ng salita, Panginoon, na linilinaw kahit pa po may mga ganda kasi mga liyan na pumapasok,
gamitin namin yung salita as to define the terms, no, na ginagamit dito. Naintindihan namin na ang ibig nito sabihin ay nag-make sense at hindi ito mali at hindi ito kalilito namin, Panginoon. So, we pray na kayo pag malulati ito sa mga makikinig nito online, kung saan man yan, maging material ito na malinaw, na evidence ang aming paniniwala sa church. Para sila po ay maglinabang din, Panginoon, sa ganitong bagay, hindi sila manatili sa kamalian na niloko lang naman kami dito. Pwede kami mag-repent itong sa maling aral at mag-turn kami sa tamang aral, Panginoon. Maintindihan namin ito. Kapag maluwati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay.